Meron pong isang kwento tungkol sa isang konduktor. 20 years na po siyang konduktor sa isang bus. Naniningil, kinukuha ang pamasahe ng lahat ng mga sumasakay. Pero nung minsan, merong isang malaking tao, brusko, malalaki yung mga muscle niya. Sumakay po doon sa bus at sinabihan siya, "Totoy ba to? Hindi magbabayad." Eh gusto pong singilin. Kaya lang itong konduktor, maliit, patpatin, payat. Hindi nakasagot, nagagalit po siya. Kasi sabi niya sa sarili niya, sino ba tong totoy batong ito? Sa 20 years kong konduktor, wala pang mayabang na sumakay dito. Bata, matanda, nag-aral, hindi nag-aral, mayaman, mahirap, lahat nagbabayad. First time po niyang maka-encounter, maka-meet, makaharap ng isang napakayabang na tao. Sabi, sino ba tong totoy na batong ito? Kaya lang hindi po siya makapagsalita, nanginginig, kasi baka suntukin siya. Kaya nga po, nung gabi, hindi po makatulog. Ito pong konduktor, iniisip ano yung gagawin. Kinabukasan, sa isang stopover na naman, sumakay na naman itong malaking lalaki. Pagkasampa po niya doon sa bus, tinabihan niya agad yung konduktor sa niya. Totoy ba to? Hindi magbabayad. Gusto niyang sigawan, gusto niyang pagsabihan. Hindi niya magawa. Takot na takot siya. At sabi niya sa sarili niya, meron dapat akong gawin dito. Hindi tama yung ginagawa niya. Sumasakay, hindi nagbabayad. Mali itong ginagawa niya. Ano pong ginawa ng konduktor? Nag-gym. Nagpalaki ng katawan. Talagang kumain ng kumain. At kahit na napakahirap po ng pag-gym, lagi niyang iniisip si Totoy Bato. Sabi niya, patay ka sa akin, Totoy Bato. Nakita kita, sabi niya. Humanda ka sa akin, no? Habang nagbe-bench press, habang nagda-dumbbell, no? Eh sabi niya, naisip din niya, anong gagawin ko pag kahit na malaki yung katawan ko, eh kung susuntukin ako, sisipain ako, hindi ako marunong makilaban. Kaya ano po yung susunod na ginawa ng konduktor? Pumasok po sa taekwondo class. Nag-aral. Ilang buwan po, nag-gym, nagta-taekwondo. Pero araw-araw din po, sumasakay si Totoy Bato. Sinasabihan siya, Totoy Bato, hindi magbabayad. Sabi po ng konduktor, humanda ka. Isa sa mga araw na to, konti na lang. Nung natapos po ang klase niya sa taekwondo, nung gabi, bago siya magtrabaho, iniisip na niya ano ang gagawin niya kay Totoy Bato. Iniisip niya ano niya sisigawan, ano niya pagsasabihan, at sasabihin niya, Totoy Bato, mali. Kung susuntukin siya, binibisualize na niya ano niya, no? Didepensa na sarili niya. Nung umaga, sumakay siya sa bus, hinihintay na sumakay si Totoy Bato. Pagkahinto po ng bus sa stopover, nakita niya si Totoy Bato sumakay. At kamukha ng dati, anong sabi niya? Totoy Bato, hindi magbabayad. Aba, itong konduktor, pinakita ang kanyang mga muscle. Tapos sabi niya, hindi. Bakit hindi magbabayad si Totoy Bato? Sabi niya. Biglang sumagot po itong malaking mama, sabi niya. Kasi ako si Totoy Bato, kapatid kong may-ari ng bus. Sabi niya, hindi ako magbabayad. Ito pong konduktor, nakanganga. Ah, ganun ba? Sabi niya. Sige po, upo na kayo, sabi niya. Ano ang aral? Tandaan niyo to. Huwag kang gagawa ng problema kung wala naman talaga. Amen? Do not create any problems when there is none. Yan ang problema natin mga tao. Mabuti ang lahat, mahusay ang lahat. Pero sinisira natin ito. Gumagawa tayo palagi ng problema. Bakit? Dahil makasalanan tayo eh. Yan ang ginawa ng kasalanan sa atin nung pumasok sa ating buhay. Nasaan tayo? Nasaan si Adan, si Eva, ating mga ninuno nung unang panahon? Nasa paraiso. Amen? Sa paraiso, kompleto ang buhay nila. Perfecto ang buhay nila. Maganda ang buhay nila. Pero nung ginawa nila, tinira nila yon. Gumawa sila ng problema. Napaalis sila. Tinaboy sila ng Panginoon. Narinig din po natin dito sa kwento kay Tobit. Nagtrabaho yung kanyang asawa. May tinahi. Bukod dun sa binigyan siya ng pera, sweldo, eh natuwa yung mga tao sa kanya. Natuwa dun sa kanyang ginawa. Binigyan pa siya ng kambing. Inuwi yung kambing sa bahay. Ang problema, si Tobit, medyo may sakit yung mata.
hindi nakakakita ng mabuti, bulag. Nung narinig yung kambing, tinatanong sa asawa niya, "Bakit may kambing ka?" Alam niyo po kung ano yung paratang niya sa asawa niya? "Ninakaw mo yan, no?" sabi niya. Sabi ng asawa niya, "Bakit ako magnanakaw? Binigay ito sa akin. Dahil meron akong ginawa, may tinrabaho ako." Hindi daw maniwala itong si Tobit sa kanya. Mabuti yung pagsasama nila. Mahusay yung kanilang ugnayan, yung kanilang relationship. Pero bakit nasira? Kasi gumawa siya ng problema na wala naman talaga. Sa nag-umpisa yung problema? Sa paningin. Kaya nga po, mag-ingat tayo sa ating mga tinitingnan, sa ating mga paningin. Huwag kang magtitiwala sa iyong paningin. Huwag kang agad maghuhusga. Isang napakahalagang aral sa atin lahat yan. Mabuti na ang buhay, huwag mo nang sisirain pa. Maraming pagpapala at grasyang binibigay ang Diyos. Magpasalamat ka na lang. Huwag mong sasayangin ang kabutihan na binibigay ng Diyos sa iyo. Pero napakarami sa atin, sinasabotage ang buhay natin. Hindi ang ibang taong naninira sa buhay natin, tayo mismo. Halimbawa na lang, yung mga bata, ang husay-husay, napakabuti, pumapasok sa eskwela, nag-aaral, anong gagawin? Makikipagbarkada, magkakating classes. Bakit nasisira ang kinabukasan? Sinong nanira ng mga pangarap ng bata? Yung ibang tao? Yung barkada? Hindi, siya. Pwede naman niya piliin na huwag makipagbarkada, hindi sumama doon sa maling ginagawa ng mga kaibigan. Hindi po ba? Meron mga ibang OFW dyan. Pagkatapos kumita ng pera sa ibang bansa, pag uwi dito, anong ginagawa? Sinasabong lang. Amen? Sinusugal lang. Pinagpaguran mo na, pinagpawisan mo na, nagsakripisyo ka na. Anong ginawa mo? Sinayang mo lang. Okay na sana. Kaya lang nawala na parang bula. Sino may kasalanan? Siya. Gumawa siya ng sarili niyang problema. Isa nagtataka ako, yung mga ibang may asawa, ang sipag-sipag ng kanilang mga asawa. Madasalin naman, palagi nagsisimba. Hindi naman pinapabayaan yung pamilya. Maganda naman yung babae. Bakit nakukuha pa ng lalaki yung maghanap ng iba? Anong sinasabi? "Eh, Father, nahulog yung loob ko sa iba." Yung iba, sinasabi, inaamin naman. "Eh, Father, sawa na ako." Napakabuti ng pagsasama, nasira sinong gumawa, yung isa. Wala namang problema, gumawa ng problema. Tandaan natin ang kasabihan, "Do not be the rain on a sunny day." Kung tag-araw, huwag ka naman magiging ulan sa buhay ng iba. Do not create problems, but be the solution in this life. Amen? Ang dami ng problema sa buhay na ito. Dadagdagan mo pa. Gawin mo namang magaan. Tumulong ka naman na mapabuti, mapaganda yan. Pasalamat ka, binigyan ka ng grasya, biyaya ng Diyos. Sana dagdagan mo naman yung biyaya ng Diyos sa tulong mo, sa pamamagitan ng buhay mo. Maging mas tapat ka, maging mas mabuti ka, maging mas mapagmahal ka. Be an instrument of God's grace and goodness. Fight the temptation to be the sin that destroys. Because from the beginning, you were not created bad and evil. You were once good. And you were not only good, God called you very good. Mabuting mabuti ka. Huwag natin sayangin yun. Iwasan na gumawa ng problema kung wala naman talaga.